Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Psalm 51, a prayer for forgiveness, restoration, and renewal. Ang atin pong patuloy na pag-aaral ng mga ilang selected psalms, Psalm 51, a prayer for forgiveness, restoration, and renewal. Heavenly Father, we pray that you may speak powerfully to us, that you may lead us unto greater godliness as we ponder this wonderful book of poetry and songs. We ask you, Lord, to reveal the beautiful treasures of truth that are in this psalms, O God. Mangusap po kayo sa aming may kapangyarihan. Turuan niyo po kami. At nawa hindi lang madagdagan ang alam namin, kundi yung alam na ito maging kasangkapan sa pagtuloy na pagbabago, lalo kaming maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Lord, we offer ourselves to you, our hearts, our minds, our bodies, and right now we pray that you may turn us into your beautiful garden. Plant wonderful seeds that will in turn blossom and bear fruit. Lead us. Speak to your people, O Father. In Jesus' name we seek you. Ito pong Psalm 51 ay isang napakagandang koleksyon ng mga karunungan na dapat nating seryoso na mabatid. At ito po, makikita natin yung prayer for forgiveness, for restoration, and for renewal. Isa sa mga pinakamahalaga, kundi pinakamahalagang prayer na maaaring maipanalangin ng isang tao. So dito po sa Psalm 51, tatlong mga ideya po ang ating bibigyan ng pansin. Ang forgiveness o pagpapatawad ng Diyos, yung restoration o muli niyang pagbuo sa mga nasirang mga tao at pagkatao, and renewal, ang pagbibigay ng bagong panimula, bagong buhay, bagong puso. First, let's take a look at God's forgiveness. Psalm 51 verses 1 to 9. Ito po ay salmo na nilikha ni David upang sariwain yung panahon na katatapos siya magkasala na isang mabigat na kasalanan against Bathsheba and against Bathsheba's husband. At siya po ay nagkaroon ng pagkakilala ng kanyang kasalanan. Psalm 51 verses 1 up to 9. And we're looking at God's forgiveness. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. And may the Lord bless us through this initial reading of a very beautiful chapter. So we're talking about God's forgiveness. It is needed. As we have seen, God's forgiveness is needed because, first of all, man is sinful. Kailangan natin ang patawad ng Diyos dahil ang tao ay makasalanan. Paulit-ulit natin na nakita sa kanyang pahayag sa Diyos, inuulit-ulit ni David, my transgressions, my iniquity, my sin, I have done what is evil, I was sinful at birth. So dalawang uri ng sin ang kanya po dito binibigyan ng reference, yung Adamic sin, which is the racial sin of all people because of our parents, Adam and Eve. And of course also, personal sin. Yung kasalanan din niya na siya yung gumawa. Hindi lang naman laging pwedeng sisihan si Adan at si Eva. Dahil kahit hindi nagkasala yung dalawa, ay nagkakasala rin naman ang mga tao on an individual basis. Pero dalawang uri ng kasalanan dito, yung kanyang sinusuri. At least, David was honest, intelligent, and humble enough to acknowledge his sinfulness. As we ponder God's word, hindi lang tayo nagre-review ng kasaysayan ni David. Ang totoo ay tayo nananalamin upang makita if there is a David in us. In fact, the Bible says, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nakakasala, nakakamali. Kahit ang pinipilit mong manindigan, nadadapa ka kung minsan. Lalo't nandiyan yung tukso't malapit. Kaya lalong-lalong kailangan natin ng patawad ng Diyos. Kung hindi marunong magpatawad ng Diyos,
tayo ay huhusgahan lang according to our performance, according to our personal holiness, according to how we maintain holiness, lahat tayo babagsak. Nobody will stand the test. Nobody will pass. That's why we need God's forgiveness because man is sinful. Psalm 51 verse 4. Against you, you only have I sinned, and done what is you only have I sinned, and I proved right when you speak, and justified when you judge. So God judges. At sinasabi dito ni David, talaga pong sa inyo ako nagkasala, sa inyo lang. Kasi kahit nagkakasala tayo sa kapwa-tao, ang may gawa ng moral law ay ang Panginoon. Kaya sa unang-una, sa kanya tayo nagkakasala. Secondary lang sa tao. Kaya kung minsan sasabihin mo, eh dalawa naman kami na kami ay nangangalo niya sa isa't isa, wala namang naapektuhan, kami lang, wala namang nadadamay. So anong kasalanan doon? Wala namang kaming taong inaagawan, wala kaming taong dinadaya. Eh, binibreak natin yung utos ng Diyos. Ino-offend natin yung kanyang sense of what is right and what is wrong. So sa kanya tayo una nagkakasala. And because God is holy, God judges. So, we need forgiveness because God demands payment. Ang Panginoon at ang kanyang katarungan ay humihingi ng bayad. God demands judgment. You know, God is holy and God's holiness sets the standard and demands holiness from creation. Sabi niya, be holy for I am holy. Sa Sri Lanka, meron pong kasabihan, if you are the guest of a bat, you must hang upside down too. Oo nga naman, eh kung ikaw ay bisita lamang ng isang paniki, eh di kailangan nakatiwarik ka rin. Kasi nakatiwarik siya eh. So siya kasi yung mayroong bahay, siya yung may puno, siya yung may kuweba, nandun ka, makikisama ka. Eh paano yan? Guest tayo ng Panginoon sa planeta. Kahit makaalis ka sa planeta, makarating ka sa buwan, siya pa rin yung gumawa nun. Guest ka pa rin niya. Kahit makarating ka sa Alpha Centauri, makarating ka sa iba't ibang mga heavenly bodies, nandun pa rin ang Diyos, siya pa rin ang gumawa, siya pa rin yung host. Then we must hang upside down too, we be hanging upside down. In other words, God demands, nandito kayo sa poder ko, sa lugar ko, kinakain niyo ang mga pagkaing nilikha ko, hinihinga niyo ang hangin na kinreate ko, pati kayo mismo kinreate ko. I demand that you follow my standards. Dahil bisita ko lang kayo at kinukupkup ko lang kayo, be holy for I am holy. So God demands payment. God demands that from creation. Psalm 51:4-6. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Itakita natin yung katotohanan na yan. What else can we say about God's forgiveness? That it is received from God. Una, it is needed because man is sinful. And second, that God's forgiveness is received from God. Through how? First, through repentance. Sa pamamagitan ng pagsisisi ng tao. At hindi lang pagsisising, sorry, mali pala yung ginawa ko, kundi pagbabalik loob sa Diyos. True repentance is not only realizing that you are wrong and feeling sorry for it, but turning around 180 degrees to do God's will and to please God. Kailangan itinatanggap yan, and it is received first and foremost from repentance. Sabi ng Psalm 51:16-17, now this is advanced reading, we have not read it yet. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sabi niya, hindi kayo nasisiyahan sa mga lagay, sa mga padulas, sa mga handog lamang. Hindi kayo nasisiyahan, Lord, na may kasalanan ako, bueno, magdadalas ako 10 beses ng ganitong memorized prayer, tanggal ang kasalanan ko. Hindi kayo nasisiyahan na mag-iintindi ako ng mga kandila o modern na ngayon, flashlight o laser. Hindi kayo nasisiyahan na magdodonate ako o mag-aabuloy na ako isang smuggler pero ako nagpapagawa ng kapilya sa aming barangay. Hindi kayo nasisiyahan sa mga bagay na isinusuhol lang sa inyo. Aming ganon. Kasi kung masisiyahan kayo dyan, dadaling ko ng lahat. Sabi ni David, total king naman ako, mayaman naman ako, I can afford it. Kaya yung ibang mga mayayaman, naliligaw eh. Akala nila, kadodonate nila, kabibigay nila, pwede ng suhol yun sa Diyos. Kaya yung iba na umuupa pa ng tagadasal, huy, pagdasal mo naman ako. Hindi pa makapagdasal lang sa sarili, may proxy pa. Ganito at ganyan. Hindi nasisiyahan ng Diyos sa ganung mga sakripisyo, baliwala sa kanya yon.
Ano naman ang benefit na natanggap ng Diyos kung binigyan mo siya ng donation, samantalang inilipat mo lang mula sa pitaka mo, mula sa patungo sa ibang pitaka, nasa planeta pa rin, nandun pa rin yun, it never really changed places. Because all places are of God. So ano ang nakakatuwa sa Diyos at ano ang kanyang kinalulugdan? Sabi ni David, isang pusong durog-durog, wasak-wasak, lupi-lupi, tupi-tupi, pipi-piping puso. Ano yun? Yung pusong nalulungkot dahil siya'y makasalanan. Yung pusong umiiyak dahil sa kanyang mga pagkakamali. Yung pusong pagka nagkamali, hindi niya ipinagse-celebrate yung pagkakamali niya, kundi ang ginagawa niya, nagsisisi siya. Sometimes, you know, in one weakness, one weak moment, bumibigay ang tao, nagkakasala. Lahat naman ng tao nagkakamali. Minsan sabi mo, uy, teacher naman yan, samantala, alam ko, nagkamali yan eh. Nakita ko pa nga. Uy, pastor pa yan, uy, preacher pa yan, alam ko yan, nagkamali, ako pa nga ang kasama. Pero ang point ay hindi yun eh. Nagkakamali ang lahat, pero hindi lahat nagsisisi. Hindi lahat nandidiri sa sarili niya matapos siyang gumawa ng mali. Hindi lahat nagkakaroon ng broken spirit. But just like flowers, you have to break them, you have to crush them before the perfume will come out. Ganon din yung po yung puso na broken. Yung nasasaktan siya dahil nagawa niya yon. Mayroong lubos na lungkot, ipinagluloksa niya ang kanyang mga kamalian. Hindi katulad ng iba nagkakamali, ipinagyayabang pa, ipinamamalita pa, itinuturo pa sa iba kung paano makukopya yon. At sabi ni David, ito ang nakalulugod sa inyo, Panginoon. Isang pusong nagmamakaawa, naninikluhod, kinikilalang kulang ako, mali ako. Isang pusong hindi natutuwa sa kanyang kamalian. Isang puso na lumalapit. A broken and contrite heart. O God, you will not despise. Nobody in this hall is perfect. Nobody who listens to this message is perfect. No day passes where human beings probably do not commit sin. Kaya malaki, kaya maliit. Ang mahalaga, we confess. So, God's forgiveness is needed and it is received from God through repentance and through confession. Confession to God, not confession to fellow people. Nagiging mahalaga lang na we confess to fellow people kung sa kanila tayo nagkamali. At sinasabi natin, alam mo, nagkamali ako sa iyo, dinaya kita, patawarin mo ako. That's an effective confession. Aside from the person that you really have wronged, confession must be directed to God. Sapagkat sa kanya tayo nagkamali, sabi nga ni David, sa iyo lang ako nagkamali. You, I have offended, O God. And receiving from God, how come we can receive forgiveness? We receive forgiveness out of God's mercy. Awa lang ng Diyos ang nagsusustain sa atin. Kaya humihingi tayo dapat ng awa, hindi ng katarungan. Sabi ng Psalm 51, have mercy on me, O God. Nakita niyo po itong prayer na to of confession. Ang hiningi agad, awa, habag. Ibig sabihin, I don't deserve to get anything good. Awa lang. Kasi nasabi natin, di ba, parang awa mo na. Hindi mo naman ako dapat gawa ng mabuti, pero parang awa mo na. I don't deserve it. Awa mo lang. At pag humihingi po tayo ng tawad sa Panginoon, kailangan ganun yung ating approach. Hindi yung sasabihin natin agad eh kasi nagkasala naman ako, kasi tinukso niya ako. Eh kasi naman talagang uminit na ulo ko eh, yung naprovoke ako. Iba na naman ang may kasalanan. Yung iba pa nga, eh, kasi alam nyo, ang pituitary glands ko kasi. Sabi ng doktor ko, yun ang may kasalanan. O ayan, ang blood sugar ko tumataas, iinit ang ulo ko, hindi ko kasalanan niya, kasalanan niya ng blood sugar ko. Wala na tayong accountability. Isa yan sa mga ipinagkaiba ng tao sa hayop. Tayo ay may accountability for our behavior. At ang mahalaga po, pag nagkakamali tayo, aminin na lang natin, humingi tayo ng tawad, magpakumbaba. Huwag na tayong mga tuwiran pa, huwag na tayong manisipan ng iba. Kaya si David, kahit ang dami niyang nagagawang kasalanan, mga grabing kasalanan, ang tawag sa kanya ng Bible, a man after God's own heart. Minsan magtataka kayo, bakit kaya tinatawag itong David na to na a man after God's own heart, eh, ang dami kasalanan, nagkakamali parate. Kasi ting nagkakamali siya, ganun-ganun na naman, lukot-lukot, pipipipi, durug-durug ang puso niya. Iiyak na naman siya sa Diyos, hihingi siya ng tawad. Hindi nagiging mechanical na, Lord, marami po ako mga kasalanan. Alam niyo na po, katulad din kahapon. Amen. Masyadong mechanical na, hindi na iniinda. Para pag umuwi ka sa Maynila, galing sa ibang bansa, pag bagong lapag ka sa airport ng Maynila,
indang-inda mo ang nakikita mong sikip, ang traffic, ang kahirapan, pati ang mga tao, ang mga kulay ng damit kupas. Mga bag na durug-durug na, tahi-tahi, ginagamit pa, mga chinelas, may perdible, tuloy pa. Kung galing ka lalo sa Amerika, galing sa New York, mga buong-buong sofa, itinatapon pag nagpapalit ng motif yung mga apartments sa Park Avenue, yung pag-uwi mo dito, ramdam na ramdam mo yung hirap, habag na habag at di ka makahinga sa dami ng street children. Pero, after 2 weeks, sanay na uli ang mata mo. Parang ganyan lang talaga buhay. Hindi mo na iniindam muli. Manhid ka na naman. Ganon din yung kasalanan. Pag laging paulit-ulit, pag ang tagal-tagal mong ginagawa kasi hindi ka nagsisisi, hindi ka nagko-confess kay Lord, hindi ka humihingi ng mercy, namamanhid ka. Yung dating nakakadiri, hindi na. Sabi nga ng isang kaprasong line from poetry I remember from high school, "Vice is a woman of so frightful mien, as to be hated, needs but to be seen. But seen too oft, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace." Una ayaw mo, pero mamaya natotolerate mo, mamaya nakayakap ka na. Pagsanay ka na sa masasama. Pagsanay ka na sa kahit anong di maganda, gumaganda na rin. Kaya may kaibigan ako minsan, kausap ko sa telepono, nasa asyenda siya. Uy, mabalik na ako sa Manila, sabi niya. Ang tagal ko na dito sa asyenda. Sabi ko, bakit? Anong standard bang matagal ka na? Gumaganda na ang maid. Matagal ka na nga, uwi na. Gumaganda na daw. Siguro sa tingin niya, una, hindi maganda. Magamat, hindi naman ko mo maid, hindi maganda ha. Maraming ang maid, maganda pa sa amo. Kaya yung amo, susutan niya ng puti, uniform, para makitang, yalang maid, ako ang amo. No? So anyway, siguro, hindi talaga maganda, hindi naman ko mo maid siya. Eh, pero gumaganda na daw. So matagal na siya doon, nasanay na. Yun ang sinasabi natin, pag nasasanay ka, naiiba yung iyon taste. Kaya mga kapatid, napakalaking panganib na masanay sa mali. Napakalaking panganib na masanay sa kasalanan. Kasi hindi ka na nagigilty. Hindi ka na nahihirapan. At least yung, ano, pastor, nagaano ko, okay, may struggle. Mabuti yan, healthy. Lahat ng tao may struggle. Kasi kung wala kang struggle, ibig sabihin, tagalangit ka na o umigay ka na kasi ng todo, kaya wala ka ng struggle. Ganun talaga ang buhay, may struggle. But we depend on God's mercy. And then we depend on God's love. Love lang, sabi ni David sa Psalm 51:1, according to your unfailing love. Your love that never fails. Mga pag-ibig mo, Panginoon, na walang patakaran, walang sinisino, walang pinipili, umiibig ka ng kompleto. Ayon lang sa pag-ibig mo, humihingi akong tawad. Hindi dahil meron akong credit, hindi dahil meron akong patago, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil lang mahal niyo ako. Ano pa? Out of God's compassion. Psalm 51. Kasi 51, sunod-sunod yan eh. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Habag lang ng Diyos. Huwag kayong humihingi sa Diyos na, Lord, nagsiserve naman ako sa inyo, nagdodonate ako, tumutulong naman ako, blah, blah, blah. So, patawarin niyo ako. Don't make such bargains. We don't serve to bargain with God. When we get anything from God, it is only because of His mercy, because of His love, and because of His compassion. At tayo naman na tumatanong ng utang na love sa Diyos, ay nagsusukli-sukli ng kabutihan, paglilingkod, pero hindi natin kahit kailan kayang bayaran. Lalong hindi dapat isumbat sa Diyos. Kumbis niyo, iba, sinusumbat ang panila ang Diyos eh. Nagsiserve naman ako, nagpapakabuti naman ako, bakit di mo ibigay ang kailangan ko, etc., etc. Kailangan tayong matauhan para maisip natin, wala tayong patago sa Diyos, walang may karapatang humingi. Humihingi tayo only because God is compassionate. What else? Ang masasabi natin tungkol sa natatanggap lang sa Panginoon ng mga ito, it is received by God's ministrations. Forgiveness is received by God's ministrations. How does He do that? By blotting out. Blotting out sin. Psalm 51, blot out my transgressions. Blot out all of my iniquity. How else does the Lord do that? By washing. Psalm 51:2, wash away all my iniquity. Psalm 51, verse 7, wash me and I will be whiter than snow. Siyempre, hindi literal na washing. It's poetic device. Ibig sabihin, ang dumi-dumi mo, nilabhan ka, luminis ka tuloy, hinugasan ka, inanlawan ka, luminis. And by God's cleansing.
Psalm 51:2, cleanse me from my sin. And verse 7, cleanse me with hyssop and I will be clean. So laging ang position na ina-assume nung nagsasalita, ang dumi-dumi ko, Lord. At pwede ba nating masabi kung minsan yan, mananalamin ka at sasabihin mo doon sa nakikita mo sa salamin, ang dumi-dumi mo. Kasi ang totoo, ang dumi-dumi natin. Pag nalalaman mo lahat ng kwento ng buhay, lahat ng kasaysayan at lihim, lahat ng nagaganap sa dilim at sa liwanag, ang nangyayari sa Lunes, Martes hanggang Linggo, mangyayari pag mga holidays, ang dumi-dumi ng mundo. Ang dumi-dumi ng tao. Kahit na nga nasa church na, umiiral pa yung pride, tigas ang ulo, naiinggit sa kapwa, o may naglalakad na nananahimik na pag iisipan ng mga kung ano-ano mga malicious thoughts, napakarami ng mundo. At kahit kailan, hindi nag-umbigay ng excuse si David. Sabi niya, pagkarumi-rumi ko, hindi po ako karapat-dapat lumapit sa inyo, pero hugasan niyo ako, linisin niyo ako, burahin niyo ang aking mga kasalanan, kahabagan niyo ako, only out of your mercy and love do I come. Tayo po ba handa ang gumawa ng ganong prayer sa ating mga pagkakamali? Hindi yung ang lagi nating tinitingnan, kasalanan ng iba. Ang hilig-hilig kasi natin na tinatawag natin na projection. O project mo yung kasalanan ng iba para hindi kasalanan mo ang ma-project. Eh, ba't siya? Ganun ang kasalanan niya. O ba't yung ganitong preacher o teacher, bakit may kasalanan siya? Hindi natin business yon. Ang business natin, yung personal nating kasalanan. So, never ito, nagtuturo ng Bible study, may kasalanan. Eh, kung ang gagawin niyo, perfect holiness, ang requirement sa lahat ng teacher, eh, sinong pwede magturo? When we teach the Word of God, we teach the Word of God, not our lives. Hindi naman yung buhay natin ang lesson plan, hindi yun ang reference, kundi yung Bible. Pero syempre, it helps that the person saying it or teaching it is at least several steps ahead of the others. O kung dumadapa-dapa man siya, hindi naman araw-araw, kung let's say tuwing MWF na lang, less than others, o color-coded din syempre yan, ano? O kaya eh, tuwing holiday na lang, o konting-konti na lang, meron ka naman dapat asensong nangyayari sa buhay. But you should not look for perfection, even from teachers and preachers, because such a thing doesn't happen. Ang mahalaga lang, that we move from glory to glory, every day, we keep on getting better and better, because we continue to surrender ourselves to the Lord. Huwag nating i-discourage yung mga preachers and teachers and leaders na lagi natin silang kinikriticize. Kaya tuloy, yung iba, huwag magturo ka, ang galing mo naman eh. Kung mag-preach ka, mukhang meron kang skill and anointing. Sabi niya, mahirap yan. Kasi para ka nakatira sa ilalim ng microscope, everybody will always scrutinize you. Kaya ibang makikinabangan sana, nasisiraan ang loob dahil sa dami ng mga critics. We should thank God that He sends men and women who reminds us of God's words in spite of the conditions of those men and women. Napakahalaga na isipin na bawat katabi natin, tayong lahat, mga sugatan. We are casualties. We are survivors. And by God's grace, we are victorious. And even if we fall, sinasabi sa 1 John 1:9, God is faithful and just. Confess, and He will forgive you. Alam niya kasi magkakaroon ng fall eh. It's only a matter of time and space. Dahil the enemy is like a roaring lion looking for someone to devour. So let's not criticize people. Let's not focus on their sins, but on ours. At kung tayo honest sa ating sarili, no matter what people see in us, in the outside, alam natin na napakarami nating dapat hingin ang tawad sa Diyos. So what happens after seeking forgiveness? What happens after being forgiven is restoration. Yung ipinabalikan ng Diyos sa pagkabuo, dating sira, binuukang muli, being whole again. At sa atin pong sariling kultura, meron yan equivalent, pagbabalik ng ulirat. Pagbabalik sa sarili. Kasi merong babaeng nawawala sa sarili. At lalaking nawawala sa sarili. Kaya kailangan bumalik. Sabi, ayan, natauhan. Word natin yun, kahit nahihimatay, pagka nagigising na, natauhan.
Pag nagkakamali at nakita yung pagkakamali, natauhan. Kasi sa atin yung word na tao, hindi lang human yon, meron yung spirituality and sacredness. To the point na pag bumalik ka sa sacredness, bumalik ka sa tama, sasabihin, ayan, natauhan. Bumalik sa sarili. What are the fruits of God's forgiveness? Because the Bible says when we confess, we get forgiven. As long as we are sincere and we confess to God. What are the fruits of such forgiveness? One is salvation from punishment. Mahalaga yan. Yung parusa doon sa eternal life sa impyerno nawawala. Kaya lang yung parusa dito sa lupa, umisang dala mo pa. Kaya lang, makakatiyak tayo, wala nang eternal punishment. Pero sa lupa, may bayad. Alangan mang may sinuba ako ng utang, tapos nag-confess ako kay Lord, burado na rin yung utang ko. Siyempre, babayaran ko pa rin yun. Pero hindi na ako magbabayad in hell because God forgives me. Psalm 51:14, save me from blood guilt, O God, the God who saves me. And by God's grace, there are people na pati yung punishment dapat here on earth, nawe-wave na rin by God's excessive grace. Pero yon, that is for God to give. It is not for us to expect. Kasi sabi, whatever a man sows, he shall reap. God is not mocked. Kung ano itinatanim ng tao, inaani. Pero yung humihingi ng tawad sa Diyos, you get salvation from punishment in eternity. What else? You get joy and gladness and rejoicing. Psalm 51:8, let me hear joy and gladness. Napakasarap nung merong kaligayahan. At hindi naman niya na-appreciate kung hindi tayo nakakaranas kumisa ng mga lungkot at mga luksa ng buhay. Tuloy, we celebrate life. Nararanasan niyo pag nagkakasakit tayo ng matagal at gumaling kayo, you celebrate your health. And you don't look at life in the same way again. Now you're more compassionate to the sick. And you celebrate even the sunrise. You celebrate that you can walk, that you can eat without being stopped from eating what you're eating. You celebrate. Kaya sabi niya, let me hear joy and gladness. You know why? Dahil sa kasalanan niya, nawala yung joy and gladness. Abnormal sa tao, yung may kasalanan na, meron pa rin gladness. Yung ang saya-saya niya. Mali yun. Ibig sabihin, our heart is in the wrong place. Kailangan, pagka mayroong kamalian, may lungkot, mayroong guilt. Ano mangyayari sa atin, mga kapatid, kung hindi tayo nakakaramdam ng pain? Napapasok ka na pala ng plancha, di mo paramdam. Nung tingnan mo, ubus ka na. Kinakagat ka na ng aso, hindi mo pa nararamdaman kasi walang pain. Nai-infect na pala yung mga sugat, hindi mo alam kasi walang pain. Yung pala, bulok na yung ating mga internal organs, pero walang pain. Hindi mo alam, bigla ka nalang mamamatay. Do you know that pain is a blessing? Because pain tells you something is wrong. And because you are told that something is wrong, you are supposed to do something right. To balance it, to correct it, and if there's something wrong, to make it right. So dapat pag merong sin, may pain. Dapat pag nakakagawa ng mali, may guilt. Otherwise, meron na pala tayong spiritual cancer, hindi pa natin alam kasi hindi natin iniinda, hindi natin dinaramdam. Mahalaga yon. So he asked for joy, gladness, and rejoicing. And that is one of the results, of course, of being forgiven. What else? Sabi ng Psalm 51:8, let the bones that you have crushed rejoice. So yung talagang taong malapit sa Diyos, bagamat nagkakamali rin, pero nagkakaparang durug-durug ang buto niya, napakasakit. Iniinda, tuloy tinitigilan yung paggawa ng mali dahil masakit at itinatama. Psalm 51:11-12. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So another fruit of being forgiven is God's presence. Sabi niya, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Of course, we're not talking about salvation here, being lost, but the joy of one's salvation. Yung sinasabing, Lord, nawawala ka sa akin, imposible namang mawala ang Diyos. He fills heaven and earth with His presence. Pero anong nawawala? God's favorable presence. God's glorious presence. Kaya hindi lahat ng umate ng worship, nalilift up yung spirit eh. Depende kung anong estado ng ating puso, willing tayong mag-worship, wala tayong mga iniingat ang mga kasalanan. Talagang sobrang blessing na tatatanggap natin because God is not only present, but God is gloriously present.
in you. Maybe yung katabi mo, hindi ganun ang kondisyon ng puso, walang inisip kundi magreklamo, magcriticize. So, God is present, but not gloriously present. Kaya uuwi kayo, magkaiba ng naramdaman. Sabi mo, blessed na blessed ako. Sabi ng isa, yun lang na blessed niya. OA naman ito. Magkaiba kayo ng naramdaman kasi magkaiba yung kondisyon ng puso. Pero pareho lang yung mga stimuli to which we were subjected. So ang hinihingi dito ni David, God's presence, God's glorious, blessing, protecting presence. Hindi man pwedeng mawala ang Diyos sa ating buhay, nandiyan siya lagi. Pero ang presence ba niya powerful? Pag nagpe-pray tayo, nasasagot. Ang presence ba niya nagbibigay ng saya, ng excitement, ng feeling of security kahit maraming danger? Yung bang kahit ang daming problema, hindi naman sa ini-ignore mo yung problema, hindi ka naman on denial, pero bakit ba gumagaan? Kasi meron kang katuwang, because God is gloriously present. So don't desire just God's presence, but God's glorious presence. And it happens when we are forgiven from our sins. When there's nothing that separates us from God, napakahalaga yung kanyang presence na yun. What else is a result and fruit of being forgiven? A willing spirit. A willing spirit for sustenance. Psalm 51:12. And grant me a willing spirit to sustain me. Yun ang sabi niya. Yung willing sumunod, willing makinig, willing na ikat yung mga dapat ikat. Willing. Ang tanong, are you willing? When God ministers to you, are you willing to be ministered to? Pag tayo kinokorek, are you willing to be corrected? Pag tayo pinipigil, are you willing to be stopped? At pag inuutusan tayo, are you willing to go? Sabi niya, grant me a willing spirit. Because if the spirit is willing, everything else follows. Sabi nga, if there's a will, there's a way. A heart that likes to obey will find all the reason to obey. A heart that doesn't want to obey will find all the excuse not to obey. So we will know the condition of our heart if we are willing or not. Kasi kung dumadaan tayo sa mga puro hanap ng dahilan para makalusot, it means we are not willing. At sino tayo para linlangin ng Diyos? Kahit kayo 90 years old, 80 years old, 70, 50, 30, 20, 16, ang iksi ng experience natin para malinlang natin ang Diyos, He is forever. Alam na niya yan. Alam niya kung willing ang tao or not. Kaya mapakalaga yung sinusuri natin ang ating puso. So ibinibigay yun ng Diyos. Joy, gladness, and even the spirit of willingness can be asked for and can be received from God. So, God's forgiveness leads to restoration and then leads to renewal. It's important to be renewed. Sinasabi natin sa Tagalog, pagbabago. Hindi lang pagbabago, mas malalim, pagbabagong loob. Yung tinatawag na paghuhunos dili. Ano ba yung dili? Nag-iisip dili, nag-iisip-isip ka. Sabi naghunos dili, maghunos dili ka, Diego. Di ba? Nakikita mo sa mga pelikula. Biglang palitan mong iniisip mo, huwag mo ituloy ang ginagawa mo. Huwag mo ituloy iniisip mong masama. Sabi maghunos dili, magbagong loob. That is renewal. Nagbabago talaga. Psalm 51:10, ang ganda ng prayer. Nagpe-pray ba tayo nito? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Pag nagpe-pray ba tayo, ano yun? Lord, bigyan mo kong kotse, pula. Sabi niya, ang prayer niya dito, create in me a pure heart. Because out of a pure heart, all good things come. Now, what are evidences and the goals of God's forgiveness? Una, ebidensya na pinatawad, at ito pa rin yung goal. Bakit ba tayo pinapatawad? Ano nga ba ang dapat marating nung pinapatawad? A pure heart. Ito ang isang ebidensya na napatawad, nabigyan ka ng bagong puso. At ito yung goal, pinapatawad ka para hindi ka nabubalik doon sa dati, kundi magkaroon ka ng pure heart. Or if it's not totally pure now, purer and purer and purer and purer as the days go by. Ano pa? A steadfast spirit. That is our goal. Isang spirito na hindi napakadaling yayain, hindi napakadaling tuksohin, hindi napakadaling masiraan ang loob, kundi naninindigan. A steadfast spirit. And then also, one of the goals why we ask God to be forgiven is service to man and service for God. Psalm 51:13.
sa inyo. Pag pinatawad niyo na ako, ni-restore niyo ako, then I will teach transgressors your ways and sinners will turn back to you. Ang isang taong pinapatawad ng Diyos ay may misyon. Ipamalita ang natanggap niyang kabutihan ng Diyos para yung mga taong dapat makatanggap din ng pagpapatawad na ito ay mapatawad at magkaroon din sila ng bagong buhay. Sabi niya, I will teach transgressors your ways and sinners will turn back to you. In other words, I don't only become a recipient of your forgiveness, I will also be a channel of that forgiveness to other people so that they too can receive the same forgiveness. Renewal is not only for self, it is also for others. Ano pa ang bunga at ebidensya ng pagpapatawad ng Diyos? Praises to God. Psalm 51:14, my tongue will sing of your righteousness. Ang taong napapatawad talaga umaawit siya ng mga tungkol sa kabutihan ng Diyos. At gusto rin nating mapatawad para makaawit tayo. Kasi mahirap umawit, liban kay artista, na hindi naman talaga napapatawad at wala naman talaga spirituality sa hallelujah, hallelujah, ka praise the Lord, praise the Lord. Parang hindi totoo. Kailangan magkalinisan muna, maalis yung mga balakid so we can really praise God. So ibig sabihin lang dito ni David, hindi po ako makapagpuri, hindi ako makaawit, hindi ako makasamba dahil sa kasalanan ito. Ipatawad nyo na, total hindi ko kayang bayaran, out of your love, out of your mercy. And then I will tell others about it, I will rejoice in it, and I will sing to you. And another goal and evidence of being forgiven, blessings. Magtataka ka biglang kumambyo yung mga laman ng Psalm. Psalm 51 verse 18. In your good pleasure, make Zion prosper. Zion symbolizes the whole of Israel. Build up the walls of Jerusalem. Bakit bigla na isiningit dito ni David yung prosperity, yung pag-unlad ng Zion, ng kanyang bayan, at nabuo at tumibay ang mga pader ng lungsod niyang Jerusalem? So, humihingi rin siya at proof din na pinatawad ka ng at nakatanggap ng prosperity. He was asking for it. Prosperity. Ano pa? Security. Meron pa siyang sinasabi, Psalm 51:19, then there will be righteous sacrifices, whole burnt offerings to delight you, then bulls will be offered on your altar. So ito na yung mga offering, pero hindi offering para patawarin siya, kundi offering ng pasasalamat sa Diyos. May offering pa rin, hindi nawawala. Kaya lang hindi suhol sa Diyos para mapatawad, kundi bilang pagsukli natin sa kagandahang loob at kabutihan ng Diyos, mayroong offering. Sabi niya, there will be righteous sacrifices, whole burnt offerings to delight you. So ano yun? There will be faithfulness of people, and there will be worship, and there will be faithfulness in worship. Tulad na tinanong ko kanina, bakit po biglang yung kayamanan ng bayan ay napasali sa usapan, magiging secure ang Jerusalem, magiging prosperous ang bayan? Bakit yun bunga ng pagiging mapatawad? Because David was king. At kung ikay hari at mali-mali ang ginagawa mo sa buhay, nadadamay ang iyong bayan. Kaya pag ikay hari at napatawad ka, yung bayan mo rin ay makikinabang at magkakaroon ng security at prosperity. Ano pong sinasabi sa atin ang verses na ito, mga kapatid? The higher the authority, kayo'y tatay, nanay, ate, kuya, kayo'y manager, supervisor, kayo ay presidente ng kumpanya, kayo'y gobernador, mayor, whatever, presidente ng bansa. The higher the responsibility, the more you need to seek forgiveness from God. The more you should always be repenting so that you may be forgiven. Always be repented and renewed dahil nadadamay ang bayan, nadadamay ang ating nasasakupan dahil sa ating mga kasalanan. Sabihin nyo, anong pamilya na yung tatay ay nangangalon niya o yung nanay ay gumagawa ng mali ang hindi nadadama yung buong pamilya? Anong kumpanya na nagmamalverse ng mga pondo yung treasurer o yung president ang hindi nadadama yung lahat ng empleyado later? Anong bansa ang hindi napapahama kung hangal ang kanyang pangulo? Anong bansa ang napapalagay sa masama kung ang kanyang mga pinuno ay masama ang ginagawa? Kaya, mas mataas ang ating tungkulin sa lipunan, sa gobyerno, saan paman, mas malaki ang ating pananagutan na mabuhay ng matuwid
sapagkat nadadamay ang mga tao na ating nasasakupan sa ating mga pagkakamali. Mahalaga na makita natin yung responsibility. Kumusta po ang ating mga panalangin, mga kapatid? Pag tayo ba'y nananalangin bago matulog, pagkagising halimbawa, o in the middle of the day, meron bang repentance? Yung totoong repentance. O sobra tayong napapangitan ng didiri sa kasalanan na bagamat dahil tao tayo nagkakamalit, nagagawa, pero pagkagawa mo, natatauhan ka agad at nandidiri ka pati sa sarili mo at nagsisisi. Kumusta ang ating repentance? Because without repentance, there's no forgiveness. So without repentance and confession, there's no forgiveness. Without forgiveness, there's no restoration. Without restoration, there's no renewal. So it all begins with feeling sorry and sad for our sins. Prayers of repentance most probably need more time, more frequency than many people dedicate to it. The ministry of Christ, in fact, the whole of Christianity, is all about God's forgiveness, restoration, and renewal. Let us not only be recipients. Kung tayo may napapatawad ng Panginoon, sabihin din natin sa iba. Imbes i-condemn natin yung makasalanan, mali ka, makasalanan ka, masama ka, ang sabihin natin, alam mo, yan ay napapatawad ng Diyos. Ihingi ng tawad at magkakaroon ka ng bagong pasimula. Huwag tayo maging hukom ng ating kapwa, kundi maging blessing tayo sa kanila so that we can bring to them the message of forgiveness. Let's bow before the Lord at this point. And I'd like to challenge each one. Meron po ba tayong unconfessed sin? Meron ba tayong kasalanan na nagtatagal masyado sa ating buhay, dapat ng talikuran? Kasalanan na nagmamaangmaangan tayo, magbubulag-bulagan? Hindi komot meron tayong mga ibang kasalanan isinuko na natin sa Diyos, eh pwede nang i-maintain yung iba. God likes a clean life, a holy life. So kung merong nais ngayon, at hindi po tayo ng Panginoon, at nabuksan ang ating isip, maaring marami o konti, malaki o maliit na kasalanan, pero nananatili sa ating puso. Maaring kasalanan ng lack of forgiveness, tatayin tayo ng mga sama ng loob at galit, babalak tayo ng masama sa kapwa. A lifestyle of sin, living in immorality. Immorality as a lifestyle. Let's bow before the Lord. Ask the Lord to search our hearts. And even now, I'm asking you, you can seek forgiveness. We can seek forgiveness from God. Seek restoration. Seek renewal. So that after your prayer, you are never the same. There will be joy. If you already have joy, there will be more joy. There will be blessings. If there's already blessing, then there will be more blessings. Don't settle for less. God likes us to have a full and abundant life. A life that is happy. A life that is fulfilled. A life that is exciting. But sin gets on the way sa gamalang kasalanan. Tumapit tayo sa Panginoon at magpalinis. And after a while, we will all pray together. Panginoon, kayong nakababatid ng bawat lihim namin. Ihahayag namin ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Isaya sa atin mo nga po. At sa kani-kanyang paghingi ng tawad sa mga kasalanan, ibigay mo, Panginoon, na iyong pagpapatawad. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil nga di kami karapat-dapat. At kami umaasa lang sa inyong habag, sa inyong pag-ibig. Kayo na nga ako na kung kami magtatapat, hihingi ng tawad, kayo matapat at kami lilinisin sa aming mga karumihan. Pakilinis niyo nga po kami, Panginoon. Make us clean. Say the word and we will be free. Wash us. Make us. At bigyan mo kami ng pusong maibigin sa inyo, pusong nasusuklam sa kasalanan, pusong maninindigan, pusong patuloy na lalapit sa inyo. Lord, gawin niyo po kaming sensitive sa mga kasalanan na hindi na namin napapansin sa tagal na napasama sa aming buhay. Mga kasalanan na hindi na kami nag-i-struggle, hindi na kami gumagawa ng parang itama, na parang tinanggap na lang namin na permanenteng bahagi na ng aming buhay. Lord, we know that this is a lie from the devil. Because we are your people. You created us for righteousness and for holiness.
Turuan mo kami, Lord, maging sensitive. Huwag naming tanggapin na di naming kayang talikuran ang kasalanan because it's a lie. You, O God, empower us. And the Bible says, I can do all things through Christ who gives me strength. Turuan niyo kami, Lord, to go back to old-fashioned kind of righteousness. Hindi na yung maraming ifs and buts. Maraming mga pagpapaikot-ikot para lang in the end masunod namin ang gusto namin. Give us a willing heart. Teach us, Father. We seek you.